Okay, magandang araw muli. Isa na namang educational vlog para sa inyo. Ang ating aralin ngayon ay paggamit ng card catalog. Who had been to a library? Sino sa inyo ang nakapunta na ng silid aklatan o ng isang silid aklatan? Okay. Karaniwan, bago ka maghanap ng aklat, meron kang kukuning card. Yan po ay mga halimbawa ng card catalog. Kung wala po yun, ang iyong pupuntahan ay isang computer system. Yan po ang OPAC. Okay? Pero ano nga ba ang card catalog? Yun ang topic natin ngayon. So, when we say card catalog, ito ay isang salansan ng mga card na nakaayos ng palbabeto at naglalaman ng mga impormasyong tulad ng pamagat ng aklat, manunulat, palimbagan, lugar at petsa ng paglilimbag, nilalaman, bilang ng pahina at larawang guhit o halimbawa. Wait, let me have my laser point. Yan. So, pag sinabi nating salansan, these are many card. Ibang mga card to. Usually, ang mga ibang silid aklatan, gumamit sila ng mga index card. Yan, mga nasulatan, di kay nalagyan or naprintan ng typewriter or printer. Okay? Pero, ang makikita dyan sa mga card, makikita natin ang pamagat ng aklat. Title of the book, the author, manunulat, palimbagan, the publisher, lugar at petsa ng paglilimbag, the place and date of publishing or when it was published. Oh, may kakaunting nilalaman, pero iilan lamang ang mga card catalog na may nilalaman sa card mismo. Usually, ito yung pinaka-basic, yung pamagat, yung author, palimbagan, ganun. Pwede rin yung bilang ng pahina or page number. At may mga ilang card din na may larawang guhit o di kaya mga halimbawa. Tingnan natin ang mga iba't ibang uri ng card catalog. Meron tayong tatlong pangunahing uri ng card catalog. Ano nga bang mga ito? Ang unang uri ng card ay card ng pamagat. Pamagat, pag sinabi nating pamagat, title of the book. Title of the book. O, ito isang halimbawa ng card ng pamagat. Tignan natin kung bakit siya naging card ng pamagat. Isa-isahin natin ang mga iba't ibang bahagi. Yan, sa kaliwang bahagi, ito. Ito ang taon ng pagpapalimbag. Ito. Yan. Yan po ang tinatawag nating call number. Yan. Kasunod, ito. Yung pinaka nasa taas na bahagi. Yan po mismo ang pamagat. Kung ano po ang nasa taas na bahagi, yun po ang titignan nyo, matutukoy nyo na po kung anong uri ng card yung nakuha nyo o yung titignan nyo. Kung pamagat ang nasa taas na bahagi, yan po ay isang halimbawa ng card ng pamagat. Malalaman natin ang iba pang halimbawa, yung sa paksa at sa may akda mamaya. Tignan natin ang pagkakaiba-iba. Bukod sa call number at pamagat, meron din tayo Rubin Ligayat Yamson. Yan po ang ating may akda. Sunod, Manila De La Salle University Press Incorporated. Yan po ang ating tagapaglimbag. The publisher. Meron naman yung Poetry Filipino. Philippine Poetry Filipino. Oh, that's the paksa. Yan po isang paksa. From the book, Paano Tumutulang Isang Ina Tula ng Buhay, merong topic dyan na Philippine poetry. Okay, or Filipino poetry. Yan. Bukod doon, meron din yung pahina. Okay?
page 179. Iba po, ang 23 centimeter. Yan po yung sa pahina. Isa pang halimbawa, card ng may akda or card ng author. Yan. So, makikita nyo sa taas na bahagi, ang pangalan po ng author or pinaikli or dinaglat or yes, shorten o shortcut ng pangalan ng Ruben Ligayat Yamson, yan po ang nasa taas na bahagi. Kaya po siya card ng author. Halimbawa, paghahanap kayo ng isang aklat na hindi nyo alam ang eksaktong title, but you know the name of the author. Oh, ang hanapan nyo ay sa card ng author. Doon kayo pupunta para mas mapadali ang paghahanap nyo sa aklat na yun. Ulit. Ulitin natin. Yun ulit ang call number. Of course, ang pinaka nasa taas na bahagi. Yun ang may akda. Next. Paano tumutulang sang ina, tula ng bayan, buhay at bayan? Yan ang pamagat. Yan yung pamagat natin kanina. Manila de La Salle University Press Incorporated. Yan ang tagapaglimbag. 179 pahina. And of course, Philippine Poetry Filipino. Okay? Next, sunod na uri. Yan, card ng paksa. Ano nga ba ang halimbawa ng card ng paksa? Yun. Ang paksa natin sa ibaba, napunta din sa taas. Basta kung ano ang nasa taas na bahagi, dun natin makikita, dun natin matutukoy kung anong uri ng card yun. Mga bahagi ulit, call number, of course, yung paksa, may akda, pamagat, tagapaglimbag, pahina, and of course, this one is paksa. Sorry, namali ng lagay, that is paksa. Okay? Yan. So, kung paano nyo tukuyin kung anong uri ng paksa, tignan nyo ang nasa taas na bahagi. Huwag po kayong mag-alala, magpapakita ko ng iba't ibang uri at halimbawa ng mga card. Okay, ready na kayo sa iba't ibang uri. Karaniwang English ang mga halimbawang ito. Yan. Isa itong halimbawa because syempre nalagyan na author, sabi. Hindi ko alam kung paano basahin, pero pangalan po yan. Ibig sabihin, itong index, I mean ang card catalog na ito ay isang uri ng card ng may akda, card ng author. So at the same time, merong title, tagapaglimbag, lugar ng paglimbagan, petsa ng limbagan, pahina, o meron pang dagdag, accession number. Okay? Yan. Next, ito. Austin Jane. Nasa taas na bahagi. So, dahil pangalan, syempre, automatic that is yes, card ng may akda. Usually po, ganito ang mga iba't ibang uri ng card. Kung hindi po siya papel, ay na. Mga library, yung mga gumagamit ng library, may mga iba't ibang mga sulat-sulat. Oh, minsan din po, ang may mga nagsulat-sulat dito is mga librarians. Yan. Isa pang halimbawa, American Institute for Political Communication. Isang topic, isang paksa sa aklat na The 1968 Campaign, Anatomy of a Crucial Election in Washington. Okay. Card ng paksa. Johnson, Julia, Emily, automatic kapag pangalan, card ng may akda.
Maaari nyo pong i-post. Pwede nyo tignan yung mga contents yan. Yung mga iba't ibang nilalaman. Pahina. Wala tong call number ah. Ayan. I run ba to? I Jaya Do Dorimena Doromena drinking water. Clean water for Dorimena. Yan. Name, that's the name. Dorimena yung place. Title of the book. Card ng Mayakda. X, HTML, and CSS Essentials for Library Web Design by Michael P. Sowers. So, it's the title of the book, Pamagat ng Aklat, Card ng Pamagat. Pa isang halimbawa, Salinger, Salinger, Jerome David. It's a name. Taas ng bahagi, card ng author may act. How to Study for Success by Vincent A. Onegbu, Nigeria. Isang pamagat to ng aklat, isang pamagat ng aklat. Ibig sabihin, card ng pamagat. Next, Soderbergh Percy, Is This Messy Wasty? Yan, all about lovebirds. Pangalan ng nasa taas na bahagi. Card ng Mayakda. Kung lovebirds or all about lovebirds ang nasa taas, yun yung magiging pamagat. Journalism Philippines. Valenzuela Jesus. Hindi ito, kung di ang nasa taas na bahagi. Yan ay isang paksa sa aklat na History of Journalism in the Philippine Islands. Yan, card ng paksa. Next, Hammond Teresa A. Automatic, card ng may akda. Next, Organized Crime, It's a Fiction by Grisham Chan. Yan po ay isang paksa sa aklat na The Firm. So, yan ay card ng paksa. Next, Ziason Lorenzo Carmelita, Talambuhay ng mga Manunulat. Pangalan ang nasa taas na bahagi. Ibig sabihin, automatic card ng mayakda. Philosophy of Education. Yan. Isang pamagat ng aklat by McClellan James Edward W. Card ng pamagat. Bergwin Gary. Automatic, isang pangalan. Card ng pamagat. Humerus. Humerus. Sorry. Humerus. Okay. Isang paksa sa aklat na The Complete Works of Homer. Meron din dyan yung nilalaman, The Iliad, Odyssey. Card ng paksa. Next, Kaiser Herman. Automatic, it's a name. Hindi natin naiintindihan, isang German ata to. Or French. Yan. Card ng May akda. Oh, it's Switzerland pala. Next. Oops. Huwag nating pakialaman yung sinulat. Basta ito. Dinagdag lang yan. The Lemur Book. Ambient Findability by Peter Morville. Ito, ang nauna pa din. Yan ay isang paksa nung aklat na yon yung sinulat sa taas. Pero huwag natin pakialaman yung sinulat sa taas. Dito tayo
mag-focus kung ano talaga yung laman nung card. Yan. Minsan kasi talaga sinusulatin ang mga index cards. I mean, ng mga card catalog, yes. Index card kasi din ito. Yan, mga old na ano. Tapos meron siyang puncher dito na punch na ano. Sa pa, Loden Marilyn. Of course, it's a name. The book is a feminine leadership or how to succeed in business without being one of the boys. Marilyn Loden. Card ng Maya Akda. Okay. Quiz time. Anong or ito ng card? Number one, punan ang blanco. Anong or ito ng card? So, pwede nyo isulat. Pwede kayong kumuha ng scrap paper. Sasagutin natin mamaya. Anong bahagi ito? Anong bahagi ito? Anong bahagi? So, number 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 7 points. Okay, let's. Yun na isang halimbawa ng card ng Maya Akda. Card ng Maya Akda. Anong bahagi? Call number. Anong bahagi? Maya Akda. Ito. Pamagat. Tagapaglimbag. Pwede rin tagapagpalimbag. Or naglimbag. Pwede. Yan. Pahina or bilang ng pahina. And then, paksa. Yan. Ang ating may iba't ibang bahagi ng card. Okay. So, nakuha na po ba ang iba't ibang mga uri ng card catalog at iba't ibang bahagi ng card? Meron tayong 6 na bahagi. Karaniwang 6 na bahagi. Pero hindi lahat ng card ay meron or kumpleto ang 6 na bahaging ito. Pero, ang card catalog, 3 po ang pangunahin niyang mga uri. Yan. May tanong po ba kayo? Kung may tanong, pwede pong isulat sa comment section. Subukan ko pong sagutin ang mga yan kapag mababasa ko. Maraming salamat! Huwag pong kalimutang mag-like and comment and subscribe. Thank you!